Hello mga kadepet! For today's tutorial video ay gagawa tayo ng ID. Yes, ID katulad nito. Ayan, gagawa tayo ng ID, yung bagong format coming from DepEd Order number 31, Series of 2019. So, paano ba mag-layout ng ID sa PowerPoint at sa publisher? Nag-try ako kanina sa PowerPoint, ngayon papakita ko naman kung paano mag-layout sa publisher. So, simple lang po. No? You go to Google and then type DepEd new ID. Kasi sa meron na pong template, susundan mo na lang. Click image. Ayan. So, ito yung template na sinasabi ko. Ayan. Alright. Pwede mo na itong i-download. Pero, pag dinownload mo ito, yung pixels ng picture niya mababa. Mababanat. Hindi siya ganun kapulido. Okay? So, paano natin siya i-download? Isa-save image na maliwanag. So, simple lang. Okay. Ilalagay mo yung tools o click mo yung tools. Then, click size. And then, click mo tong large para maging maganda, high resolution yung picture. Okay. Kung i-scroll down mo to, wala siya. So, i-click mo tong official DepEd ID. And then, ibaba mo lang, nandito siya. So, yan, antayin mo yan. So, yan, no? Medyo okay na. Pwede ka nang mag-download. Save image. Ayan. Alright. And then, mag-open ka ng publisher. Okay? Tapos, ipasok mo siya dito. Insert. Click pictures. Ang file name niya is name1. Ayan. Insert. So, ayan. High resolution na yung background ng ID natin. So, pakita ko lang yung unang dinownload ko na kung ano ang difference nila. Okay. The ID. Ayan. So, makikita nyo na hindi siya ganun kaganda. So, pag pangit yung pixelize, ayan, tingnan nyo yung logo. Yung kagawaran ng edukasyon, malabo kapag simple download lang ang gagawin mo. Pag right click, save as image, hindi siya ganun kapulido, hindi siya ganun ka high resolution. So, yung sinabi ko kanina, sundan nyo lang yon at gaganda pa yung resolution. Okay? So, burahin na natin to. Ayan, meron na tayong background sa ating ID. Okay, pwede kang gumawa ng malaki. Pwede rin naman yung natural na size lang. Okay, kapag ito, 1/4 ng coupon band, ganun kalaki yung ID na gagawin mo. Okay, pwede rin naman yan. Pero gawa lang tayo ng maliit. Okay? So, susundan lang natin kung ano iba yung nakalagay sa DepEd Order number 31. So, search. Tignan natin ulit yung ano ba yung nilalaman. Okay. So, ayan. So, ito yung nilalaman ng DepEd ID. So, meron siyang position, pangalan, tapos yung employee number. No? Sundan lang natin yun. Okay, papakita ko sa iyo yung tapos ko ng output. Ito. So, ayan. Ayan. Para may guide tayo, pinost ko dito sa publisher kung ano yung mga information na kailangan mong i-type. So, sundan na natin. So, let's click insert. Tapos, draw. Ayan. Text box. Type natin ang principal. So, lakihan natin siya. So, ayan. Shortcut na tayo. No? So, na-type ko na yung principal para mabilis na lang. So, kayo kayang-kaya nyo yan. So, ipoposition mo lang lahat. Kayain mo lang yung nasa right side.
text box yung ginamit ko, no? Para ma-move nyo siya. Ayun yung text box. District. Siya lalagay. Pangalan ng school mo. So, para hindi kayo malito, tingnan nyo lang, basahin nyo lang yung debit order. Sundan nyo lang yung format doon. Nandun naman yung format. Okay, masyadong malaki yung employee natin. Bawasan natin. Ayan. Sige, pwede na siguro yan. Okay. Then the region and the division. Ginawa ko lang to sa publisher. Pero yung mga professional kasi, nagawa nila yung sa Photoshop. Pero tayo, hindi tayo magaling. Nagmamagaling lang. For the sake na makapagturo lang tayo. Ano? Yeah. So, adjust lang natin. Picture na lang. So, yan. So, lagyan natin ng outline ito. Punta lang kayo dito. Then, yan. Okay, meron na siyang outline. Ngayon, para hindi na gumalaw ito, highlights nyo lang. Okay, tapos, i-group natin. Yan. So, hindi na yan gagalaw. O, diba? Okay. Nakagroup na siya. So, picture na lang ang problema mo. So, ito na lang yun. Ito yung una kong video, na unang video kesa dito, no? Kung paano tanggalin itong background. Yan. Pasok mo lang ito sa PowerPoint, diba? So, hindi ko napapakita. Okay. Tapos, magiging ganito siya. So, yun. Ilagay lang natin dito. So, yan. Okay na. So, natanggal yung isa. So, ang gagawin natin para hindi siya matanggal ay okay, ungroup muna natin. Okay. Ungroup ko lang para ma-forward ko yung picture. Ayan. So, itong paradise, pangalan ng school mo, bring forward. Ayan. Tapos, yung pangalan ng inyong division, bring forward mo din. So, ayan. So, medyo natakpan yung aking face. So, ang gagawin mo ay liitan natin ito. Font size niya. Oh, yan. Pwede na siguro yan. Yan. Diba? Itong pangaran din ng school mo, liitan mo lang din. Yan. Okay. 27. So, yan. Okay na. So, meron ka ng layout. Diba? So, ganun lang po kadali ang paggawa ng layout ng ating ID. So, yung second page, kayang-kaya nyo na yan. So, importante kasi yung first page. So, yung second page, ito lang yun. Okay. Listen ko to. Okay. Ito lang yung second page. Info lang. Kaya, madali nyo na yan. So, ganun lang guys. Sana may natutunan po kayo. So, hindi, disclaimer lang, siyempre yung mga professional ginagawa nila yung sa kanila sa Photoshop. Ako hindi. Simple lang yun sa akin. So, hindi siya pang professional. So, yan. Napakadali. So, ito palang employee, nakalimutan ko. So, yung bring forward. So, bring the front. Masyadong malaki pala. So, liitan natin. Gawin natin 8, 7. So, yun. Napakadali lang po. Diba?